Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawin ko or i-review ko tong Sili sponge. Nakita ko yung video ni Jem last week at or 2 weeks ago, matagal na yun actually. Last week, nakita ko din yung review ni Dorai. So yung mga videos nila, ilalagay ko na lang dito in the description box below. And yeah, tingnan nyo yun, watch nyo yung mga videos nila, kung ano yung mga reviews nila or inputs nila dito sa silicone sponge. And kakarating lang ito kanina lang talaga, and I really really want to film this one, kaya ito na. So if you want to know my input and how I reacted on this sponge, then keep on watching. Hey guys, so ito na yung sponge. Pagkita ko sa Shopee, ang dami-dami nilang colors. And meron pa siyang mga designs, pero iba-iba yung price nila. So, ito na lang yung binili ko kasi ito yung mas mura. And hindi ko pa alam kung magugustuhan ko to. So, let's get right into the review. At first, pag prines mo siya, parang super squishy niya. Ang sarap nga niyang ganyanin. Ang sarap niyang i-press ng i-press. Parang nakakawala ng stress. Ang gagawin ko is, dito na side, liquid yung gagamitin ko. And then, on the right side or on your left side, itong stick foundation yung gagamitin ko. Para matest natin talaga kung ano yung effect ng Sili sponge sa each product. Ayusin na muna yung buhok natin kasi ang kalat-kalat ng buhok ko. Ayan. Mukha na tayong siopaw. Yes na yan. So, siguro, unahin ko na lang itong concealing cream ko na maxi peel, yung always kong ginagamit every time na lumalabas ako. So, half and half. So, hindi ko pa alam kung gaganyanin ko ba. Kasi nakita ko sa videos ng iba, ginagawa nila is nagsiswipe sila, then yung iba nagpapat. So, probably, hindi naman siguro mag-matter if dito na side or dito na side yung gagamitin mo. But, I will try it as well na lang din. So, dito na lang muna sa likod niya yung gagamitin ko. And, my handy dandy mirror. Nasira na. So, ganyan. By the way, nag-prime na pala ako ng face ko, ng buong face ko. Right off the bat, parang ang hirap niyang i-blend. Kasi pag ganyan ko at first, parang sinestretch na yung face ko. Parang may resistance. So, let's try if nag-work siya using yung bouncing na motion. So, yung shape niya is meron siyang paganyan. So, pwede siya, pwede niyo siyang gamitin dito sa side ng nose niyo. And dito din sa under eyes. And by the way, I don't know if akin lang to, pero yung amoy niya parang iba. Parang may chemical na, ano ba? Parang sa bodega. Siguro akin lang to. Malas ko naman. So, in-interchange ko na lang siya. Swiping and then patting. Kasi hindi siya masyadong, hindi siya gaanong nabiblend pag nagsiswipe lang. Hindi ko pa masabi if itong sponge na to, if nakakalesen siya ng coverage. Parang nagblend lang siya sa skin. And then, gagamitin ko tong dito na side. Lalagay ko. And of course, ang dami ko na namang breakouts kasi, you know, wala masyadong tulog. So, dito na side, ito naman sa harap yung gagamitin natin. So, ipipinch ko lang siya ng ganyan. And then, try ko siyang i-swipe. Probably hindi ito yung right time na i-test ko to, no? Kasi nagpipil ako, so hindi ko masyadong masabi if patchy yung pagka-apply niya ng foundation sa face ko. Or it's because of my ano lang, yung peeling ko. Sa stick foundation, mas madali siyang i-blend using the swiping motion. So, try natin if... Pero yun nga lang, meron pang naiiwan ng mga streaks dito. Try natin i-blend. So, yung foundation, parang same lang din sa kabala. Parang nag-blend lang talaga siya sa skin. Nakita ko sa ibang videos, pag ginaganyan nila, parang may yung bastos na sound na narinig. Pero pag ginaganyan ko naman, parang wala lang. Parang normal lang. Siguro depende din yun sa product na ginagamit mo. Sa second layer, parang malalaman mo na talaga na meron kang nilagay na product. Kasi nga, silicone to siya na kind of sponge. So, hindi niya na-absorb yung excess na foundation.
And now, itutay ko naman maglagay ng concealer. Ito yung gamit ko, Maybelline Edge Rewind. May coverage tong concealer na to, so I don't know if magiging cakey siya. So, gagamitin ko lang tong side na to. And isa side ko lang siya para ma-blend pa rin siya dito sa inner corners ng eyes ko. And then, ginagawa ko is, pinapat ko lang kasi feeling ko if iswipe ko siya, matatag na talaga yung eyes ko. Or, yeah, matatag. Nag-blend lang din siya sa skin. So, papalit-palit lang ako ng side. Kasi, wala lang. Automatic lang pumapalit yung hand ko. So, kailangan mo talaga siyang i-blend ng maigi kasi makikita mo talaga yung mga streaks if hindi mo siya na-pat or na-swipe dun na side. And parang it will take time compared pag gumagamit ka ng beauty blender. As I am blending, namumove yung foundation. Meron na siyang mga streaks-streaks dito, oh. Pag ginanyan mo. Kasi medyo ano siya dito. Meron siyang, I don't know if ayan. Parang meron siyang ganyan dito na line. So, if igaganyan mo siya, makikita mo yun, ayun. Makikita mo yung line sa face mo. So, mas maigi if ipapat mo lang yung foundation if you are using this one. Mag-try na din tayo mag-bake ng powder sa ating whole face using this one. Mas madami talaga yung nalalagay sa face kasi hindi siya dumidikit sa sponge. Lagyan ko yung damit ko. And, brush off na natin. At parang dumikit yung powder dito. Hindi naman yun siya gaano basa. So, ayan. I will finish doing my makeup off cam and I will be right back. Hey guys, I'm back and sasabihin ko lang yung mga pros and cons ng sponge na to. First na pro nito. Unahin muna natin yung pros, of course. Pro is madali lang siya, as you can see, dirty pa siya. Madali lang siyang linisin compared sa beauty blender or yung mga beauty sponge. Kuha ka lang ng wipes or kahit sabon lang, ganun lang. Kiklean mo na siya agad and hindi siya nagmamansya dito sa sponge natin. Second pro is ang soft-soft niya. Out of topic lang. And third, affordable. This is I think less than 100 lang. 60 pesos. I'm not sure, pero lalagay ko lang yung price niya dito or sa description box below. I-check nyo na lang dun. After ko tapusin yung makeup ko, actually, super nice niya sa face pagka-blend ng mga products. Although, yung isang con is, dito sa mga parts na ganito, yung mga sulok-sulok, meron siyang konting mga namumuo dito na side. Hindi naman siya problema kasi i-blend mo lang sa finger mo, ma-okay na din siya. And dito din sa sides ng aking forehead, dito sa mga buhok, meron din, hindi siya masyadong na-blend. So, siguro fault ko din yun kasi hindi ko siya na-blend masyado dito na side din. Another con pala nitong silicone sponge, meron talaga siyang amoy. Hindi ko alam kung nabanggit ng iba yung scent ng silicone sponge. Ganito ba yung amoy ng silicone talaga? Another con pala is, mas nagkukonsume siya ng time kasi kailangan mo talaga siyang i-blend. Pero, I would advise na gagamitin niyo is yung patting motion rather than yung swiping. And, nakalimutan ko pala. Gusto pala siyang i-try sana for cream contouring. So, nakalimutan ko nag-powder na ako. Anyway, try nga natin sa hand. At the back of our hand. Kung magbe-blend siya ng maigi. So, itong next na contour sticks yung contour stick. Isa lang. Contour sticks? Madami. Contour stick yung gagamitin ko. Yan siya. Yung ginagawa ko pala kanina, ginaganyan ko siya. Kasi hindi ako comfortable na ganyan lang. Kasi lalo na pag dito na mga side, na ganyan ko. I don't know if conscious ano lang yun. Then, yan. Tatry natin. Not bad. Mabilis lang siyang nag-blend. Yung contour, not bad actually. I'm actually surprised kung gaano siya kaganda
sa face tingnan. Yung mga ibang videos na nakita ko, parang ayaw talaga nila dito. Pero sa akin, okay naman siya both sa stick foundation and yung sa cream na light foundation. So, I'm definitely gonna try this again para ma-update ko naman kayo if okay ba talaga to na product. And it's less than 100 pesos lang naman. So, you can try this, i-review nyo din, and yeah, that's all for my video. I hope you like this video. Give it a thumbs up if you did, subscribe if you haven't already, and I'll see you on my next video. Bye! Product shot. And if you're wondering kung ano yung sinuot ko dito ngayon, ito yung ColourPop Ultra Matte Lip in the shade. Nag-burp pa, Saturday. Nagluto kong pork binaguungan and pure foods with egg or ano ba to? Corn beef with egg pala. Brand talaga no. By brand. So anyway, tingnan nyo yung skin ko. Super nice. Huwag nyo na itong i-mind itong mga pimple. Hindi siya super nice. Dito lang. Nice siya actually. I'm not mad at the ano ha, silicone sponge. Parang super flawless yung skin ko. I'm really, really impressed by that product. And yun nga, kailangan ko nga lang siyang tingnan if lumabas ako sa bahay. Kasi gabi na ngayon, tatry ko siya in the morning if okay din ba siya. And yun, I will update you sa description box, either sa description box or sa comment box. Comment box? Sa comment. Anong tawag ba dyan? Dun sa comment sa below, i-pipin ko lang yung comment ko. And yun, kaunta! Bye!